Canada, napakayamang bansa na pinapangarap ng iba nating mga kababayan na marating at makapagtrabaho dito. Dahil ang Canada ay nagbibigay ng citizenship or resident. Pero sa kabila ng ganda at yaman nito, mayroon ding nakatago na nakalungkutan dito. Tulad na lang po ng nangyari sa isa nating kababayan na naging homeless po rito. So, ang kwento pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo at nakiusap siya, nasamahan ko siya na balikan ang kanyang mga dating mga nakasamang homeless na magbigay siya ng kahit kunting pagkain at makatulong man lang sa pangtawid-gutom ng mga homeless na nakasama. So tara po, samahan po natin ang kababayan natin na ipamigay yung kanyang mga pagkain na pinili na Tim Horton. Jurel, bakit mo naisip na mag-share ng konti sa DI? Kasi galing ako doon. Sila ang nakasama ko ng medyo matagal din na panahon. So, ngayong nagkaroon na ako ng medyo magandang, hindi medyong maganda, talagang magandang trabaho. So, gusto ko rin i-share sa kanila kung ano yung meron ako ngayon. Baka sakali, so, maisipan din nila na magbago na. So, kahit sa kunting share, mapaligaya nyo lang, mapaligaya mo naman sana sila. So, oh, yeah. Naisip mo yung Tim Bits, ha? Tim Horton. Oo, kaya dito so, tayo. Go, let's go. Mix, but yeah, maybe give me $20. $20. Next person, please. Yeah. Can I see? Kukuha siya ng 20 pirasong ganito para ipamigay niya sa mga homeless sa downtown. That's very kind of you. Huh? To give homeless? Giving it to the homeless. So, okay, nilalagay niya na po yung mga tidbits sa loob ng box. So, that is 20 pieces box, right? These are 10. Yeah. 10? Thank you so much. Yeah. Okay, Jonel. So, saan tayo ngayon papunta? So, andito na yung mga Tim Bits. Punta na tayo ng DI. DI? Sige, let's go. Okay po, so nandito tayo ngayon. Kung saan ako noon. Dito yung mga kasama ko noon. Na nakikita nyo na wala pa rin silang pagbabago. Ewan ko bakit pinili nila yung nandun pa rin sila sa kalsada. So anyway, andito tayo para magbigay ng kunting kung anong meron tayo. So ayan po ako. Ito po yung sasakyan ko. Andun na po yung mga Timbits na pinabili ko na i-share natin sa kanila. Tara na po! Ay nararamdaman ko yung saya at lungkot sa kanyang mukha habang pinamibigay niya at
nakita ko po ay naluluha siya. So siguro dahil masaya siya dahil nakabalik siya sa dati niyang mga kasamahang homeless sa Calgary, at naramdaman ko masaya siya na nakatulong sa mga dati niyang kasama. So kaya sabi ko nga sa kanya na maganda ang iyong hangarin sa iyong mga dating mga kasamahan. So kaya nakakaramdam ka ng ganyan. So God bless, kabayan, sa iyong mga gawaing ganyan. So sana gabayan ka lagi ng Diyos. Nagkaroon ng laman yung bulso ako, at saka nagkaroon ako ng pagkakataon na mai-share din sa mga kasama ko sa DI noon kung ano man ang meron ako sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood sa video na ito. Thank you.